Eto na mga pare ko, ang dilubyo ng mga katulad nating riders at buwan na ng June. At ang ibig sabihin yan, panahon na po ng tag-ulan. At kung mapapansin nyo, nandiyan na po yung bagyo at yung malimit na pag-ulan. At pag ganyan po yung sitwasyon, ay talaga naman pong parusa sa ating mga riders yan. Talo na tayo yung mga araw-araw na bumibiyahe, mapaumaga o mapagabi. Sa umaga, pag malakas ang ulan, ay heavy rain, ay nag-zero visibility ho tayo dyan. At sa gabi naman, pag umuulan naman, ay ayan, patay tayo dyan. Napakahirap din yung makita natin yung daan. Lalo na yung mga lubak-lubak, ay yung mga bilog-bilog ng ganyan sa daan. Ay pag natabunan ng tubig yan, ay pantay-pantay na yan. At hindi na natin makikita yung butas na yan. So mag-iingat tayo mga riders, ano? Always ride safe po tayo. Upang madagdagan ng safety natin sa pagmamaneho, ay pwede tayong magdagdag ng accessory light dito sa ating motor. At ito, namili ako ng accessory light ng aking motor. At ang napili ko ay Wall-E. So kayo, bahala na kayo kung anong gusto nyong ikabit sa accessory light sa inyong motor. Andyan yung blue water, andyan yung Wall-E, at andyan din yung mini driving light. At bahala na kayo kung ano ang gusto nyong ilagay. Ako, ito muna, yung Wall-E muna. At itatry muna natin tong Wall-E kung okay ito. Sa kulay nga pala, bahala na kayo kung anong gusto nyo. Meron tayong yellow, ito. May kulay orange o kulay puti. So bahala na kayo kung anong gusto nyo ilagay. So yellow, very good na very good to talaga sa ulan, lalo na sa mga madidilim. Kasi nga, all weather to eh. So kaya ito yung aking ikakabit. Sa pagkakabit naman, napakadali lang. Andyan yung old school at new school na pagkakabit nito. So next video po natin yon. So ngayon, ang poproblemahin natin dito ay kung paano to ikakabit. So syempre, pwede kang magtingin-tingin sa mga online store kung may nabibiling bracket dito sa inyong motor. Kasi nga, hindi naman naka-design to eh. At wala naman naka-pre-install sa ating motor. So mamimili tayo. And then kung wala naman tayo mabili, ay yan na. Yan na papasok yung maggagawa tayo. At itong video ko for today is i-share ko sa inyo, ituturo ko sa inyo kung paano yung diskarte ko sa paggagawa ng bracket. Very simple lang naman to mga pare ko eh. At napakadali lang naman gawin. Unang diskarte mga pare ko ay maghanap ka ng materyales at tingnan mo kung ano yung available dyan sa paligid mo, or either mamili ka. Nasa sayo po yan. At technically yung mga usually nakikita kong bracket ay made of flat bar. So mamili ka na kung anong gusto mo, either kung may pambili ka ng stainless o may makikita kang stainless, ay stainless yung bili mo dahil maganda to, hindi kinakalawang. Kung wala naman is pwede na siguro yung flat bar na lang na carbon steel. So pwede naman yun, wala namang problema doon. So ayan, una mong gawin, maghanap ka na ng materyales. So pwedeng round bar, pwedeng square bar, pwedeng GA lang, tubo, bahala ka na. At ikaw na yun mag-design yan. So prepare na materyales ang una nating gagawin. Then ang second na diskarte ay pumunta ka na sa harapan ng inyong motor, hindi po sa gilid at hindi sa likod, dahil ang ating ilaw ay sa harap inilalagay. And then kunin mo na yung inyong ilaw at magsipat-sipat ka na dyan, at gamitin mo na yung imagination mo. Hindi po imagination sa babae, kundi imagination kung paano mo siya maikakabit. So either pwede mo tanggalin itong harapan ng cover ng inyong motor para lalo mong makakita yung pagkakabitan mo. Dahil ang payo ko lang mga pare ko, mas magandang ikabit to sa frame ng inyong motor, kumbaga sa bakal. Huwag na huwag po sa plastic, dahil sa plastic po ay baka mabasag dahil malutong po yan, at hindi tatagal yan dahil mauna pong masira ang plastic nyo kaysa sa bakal. So dito po tayo magkakabit sa frame ng ating motor na bakal. And then sukat-sukat ka na dyan, kunin mo yung flat bar mo, then magsusukat ka na. At usually ang nakikita ko is dito nila nilalagay sa ilalim. So wala pong problema sa paggaya, or magtitingin-tingin ka na sa mga Google kung ano, walang problema sa paggaya. Ika nga ni Francis M, manggaya ka man ay yung matinong matino. So yan. So and then kumuha ka na rin ng metro at magsusukat ka na ng sukat sa motor mo. So yan mga pare ko, yan ang una nating steps, is alamin mo kung paano ikakabit yung bracket dito sa inyong motor at kung ano yung estilo. Dahil iba-iba po yung model ng motor at iba-iba rin po yung pwedeng paglagyan dito. So yan ang una mong steps sa motor mo.
third steps mga pare ko eh. At yan, nakakuha ka na ng idea at nakagawa ka na rin ng design. Na AutoCAD mo na rin at nakapaggawa ka na rin ng drawing sa blueprint. At ngayon is i-actual mo na to. At bago mo putulan, bago mo hinangan, ay magbutas ka muna. Dahil baka mahirapan ka magbutas kung mauna yung dalawa na yun. Gumamit ka ng barena at butasan mo siya sa design mo. Kasi itong butas na to ang magduduktong dito sa ilaw mo. Dahil itong ilaw mo ay may sariling bracket yan. At yung bracket na yan ay may butas. So yan mga pare ko yun. Dahil yung butas na yan ay sinusulutan ng bolt. Ayan o. At siya ay magdudugtong sa dalawa na to. Ayan o. Ayan mga pare ko yun. Bahala na kayo kung saan yung gustong ilagay. Ito. Pang-apat na steps ay magputol ka na gamit ang angle grinder. Palitan mo lang to ng cutting disc at magputol ka na base sa design mo. At kung gusto mo may mga bali-bali na ganito, ang diskarte ko lang dito, ito ay iniipit ko sa gato sabay gamit ng martilyo, sabay pokpok. Ayan mga bali ko. Ganyan lang po ang diskarte sa paggawa ng balikong ganito. At ang panglimang steps ay pagdugtong-dugtong nyo na siya. Either i-welding nyo o kaya naman kung wala kayong welding machine ay i-bolting nyo na lamang. Sa pagbo-bolting, mas madali yun mga pare ko eh, dahil hindi na kayo gagamit ng welding machine. Ang gagawin nyo lang ay magbubutas kayo dito ng dalawa para siguradong secured, and then yung kabila din ay bubutasan nyo. Saka nyo pagtatapatin at saka nyo pagbo-bolt na, ihigpitan nyo. So yan, magdudugtong nyo na to. At ito na nga po mga pare ko, ang ating finished product ng ating universal bracket. At yung pinaka final touch na natin dito ay pakintabin o either naman ay pinturahan. Kaya ngayon ay ikakabit ko na to sa aking motor at tingnan natin kung fit ito. Sa pagkakabit naman ng bracket dito sa inyong motor ay binobolt lang po yan mga pare ko. At binobolt yan dito sa body frame ng inyong motor. Sa metal part mga pare ko, huwag na huwag kayo magkakabit dito sa inyong pairing sa mga plastic. Ay nako, basag yan mga pare ko, maniwala kayo sa akin, hindi tatagal yan. Kaya ito, ikakabit na natin sya. Ayan o. At huwag naman kayong mag-alala kung ito ay tatagibang-tagibang na ganun, dahil mayroon po siyang stopper sa gilid, kaya nilabaran na po natin tong ating gawa rito, kaya hindi siya gaganun, nakapix lang po siya. Ayan, at naikabit ko na tong aking ginawang bracket dito sa aking motor. At hindi lang po pang wall ito mga pare ko, dahil i-design ko rin po ito sa iba't ibang uri ng ilaw. Dahil kung mapapansin nyo, nilabaran natin tong pinaka base nya at nilagyan natin ng mga butas. Dahil pwede rin po tayo magkabit dito ng mini driving light. Pwede rin po tayo magkabit ng U7, blue water, nakadesign din po yan. Dahil gagawa na lang po natin ito ng tubing para po sa kapitan ng blue water. At kung ano-ano pa pong ilaw, pwede blinker kung gusto nyo, dahil malapad po siya. Pwede kayo maglagay ng mga bar type na blinker. Huwag lang po sana mahuhuli mga pare ko dahil alam ko bawal po yun. So ayan mga pare ko, at ganyan-ganyan lang po gumawa ng bracket dito sa ating motor. At nagsisimula po lahat yan sa imagination. Ayan mga pare ko, mag-imagine na po kayo sa inyong motor kung paano nyo po siya malalagyan ng bracket. So ito pong ating video is motivation video lang po ito mga pare ko dahil hindi naman po ako fabricator, hindi naman po talaga ako welder, dahil ako po lang yung simpleng rider lang din po. Pero may motivation po tayo upang makagawa ng sarili nating bracket o sarili nating disenyo dito sa ating motor. At kung ako po ay kaya ko, ay siguradong kayang-kaya nyo rin po. At di hamak, siguradong mas maganda pa yung gawa nyo dito sa akin. At hanggang dito lang po yung aking video, at maraming salamat po sa panonood. Paalam na sa inyo mga pare ko, next video po natin is pagwawiring naman po nito, old school at new school. So paalam na sa inyo mga pare ko, paalam.